Hi everyone, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of a series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests like the civil service exam. This video in particular is part of my series on math. So if you haven't seen all of the other videos I made on polynomials, you can click right here to see the entire playlist. If you have a copy of the workbook, this is workbook number 1. You can turn to page 15 so you can follow along. Page 15, yung ating topic today, which is special polynomials. Ngayon, before I switch over to my PC so I can show you how to do it, if you want a copy of this, you can hit me up on my Facebook page, www.facebook.com/teamlaika, to find out how you can get a copy for yourself. Alright? So, to show you better kung ano ibig sabihin ng special polynomials, these are basically set up ng mga polynomials na kung mamememorize nyo na lang kung paano siya sagutin, mas madali siya i-multiply or i-factor. I'll show you in a bit and I'll see you. Okay, so today we're going to talk about special polynomials. Sorry kung medyo sniffly ako, kaya pangit yung medyo raspy. May sakit kasi ako, but that won't stop us from learning something new today, alright? So, special polynomials, so this is number 1, quantity x minus 8 squared. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan yung special polynomials? Kasi, again, if you are familiar with special polynomials, it's faster for you to answer questions like this. Instead of doing yung method natin na FOIL, okay, yung first, outside, inside, last, instead of isa-isahin yan, isang tingin nyo lang, alam nyo na kung ano yung sagot. So, una natin gagawin is, i-try muna natin na long cut. Okay? So, first, if you solve this in a traditional way, gagawin mo pa siya ganito, isusulat mo pa yan. X minus 8 times X minus 8, kasi squared. Okay? So, dalawang beses siya ulitin. Again, that is the value ng knowing kung ano tong mga special na to na polynomials. Kasi, hindi mo na kailangan i-rewrite. Isusulat mo na lang automatically yung sagot. Ngayon, first muna tayo, x times x, that is x squared. And then you have negative x, and negative 8x and negative 8x. So, ibig sabihin, minus 16x siya. And then this would be yung last, negative 8 times negative 8 is positive 64. Ngayon, if you know na ganito yung sagot niyan, ibig sabihin, any number na a minus b squared will follow the same formula. At ang formula niyan ay, yung first one ay square nung una. So, that would be a squared. Yung pangalawa naman is times 2 noong nasa loob at pag minultiply mo silang magkatabi. Ano ibig sabihin nun? That would be minus 2ab, or in this case, 16, kasi 8, okay? Negative 8 times x is negative 8x, times 2 is negative 16x. And then, yung nasa huli is basically itong minus b squared, which is in this example, 8 times 8, 64, plus b squared. Okay? So, ipag alam nyo yung formula na to, any number na lalabas na ganito ang itsura, masosolve nyo na agad. For example, gawin natin x minus 3. X minus 3 squared, again, following the formula, itong una, isa-square mo siya, x squared. Tapos, yung pangalawa would be, we multiply mo to, tas ita-times 2 mo. So, negative 3 times x is negative 3 times 2, negative 6x. And then, yung huli is negative 3 squared, which is positive 9. See how fast that is, instead of i-write down mo pa ng dalawang beses, x minus 3 times x minus 3. Samantalang ganun din ang magiging sagot. You have x squared, first, outside is negative 3x, inside is negative 3x, negative 3x, and then negative 3 times negative 3 is positive 9. So, x squared minus 6x plus 9. Diba? Mas mabilis kung alam nyo na agad yung sagot. So, that is why you should be familiar with this. Na kung a minus b squared ang pag-uusapan, ito yung formula. Okay? Ngayon, paano naman kung positive naman siya? X plus 8. Quantity x plus 8 squared. So, again, kung ilo-long cut natin sila, x plus 8 times x plus 8, you have first x squared, and then yung inside, okay, which is plus 8x outside, plus 8x inside, and then you have plus
64. So the answer is x squared plus 16x plus 64. Okay? Sorry, nalaglag yung chair. Alright. So, ano yung formula niyan? Same din as kanina. Okay? You have, basically, imumultiply mo yung first by yung square niya. So, magiging x squared or a squared. And then, yung nasa gitna is, pag imultiply mo na yung magkatabi, plus it times 2 mo, which is going to be plus 2ab. And then, yung nasa dulo would be basically just yung b squared. Again, same formula. Yung siya muna mag-isa, squared, multiply mo sila times 2, and then yung huli, squared din. So, kung bibigyan tayo ng x plus 2 squared, instead of writing it down, you can just think of it this way. Ito, squared is x squared. Pag multiply mo sila, that is plus 2x times 2 is plus 4x. And then yung huli, ito naman ang i-square mo. So that would be plus 4. And then you're done. Hindi mo na kailangan i-long cut. Okay? So again, same concept. Ayun, paano naman kung ganito? Plus and minus. Ang important to note, kailangan pareho yung number na nandito sa pangalawang monomial. Okay? So dapat ano, x plus 2, x minus 2. So baliktaran siya, plus and minus. Pag ganito, ang formula na naman niya, try natin muna long cut para makita natin yung difference. X minus 2, you have first, so x squared. And then yung outside, which is minus 2x. Inside, which is plus 2x. And then you have yung nasa huli, plus 2 times minus 2 is minus 4. So x squared, tas ito makakancel siya kasi minus 2 plus 2 is going to be 0, minus 4. Ibig sabihin, ang shortcut niyan would be like this. Instead of multiplying everything isa-isa, kunin nyo lang yung una, square nyo siya, so you have x squared. And then, kunin mo yung nasa huli na dalawa at i-multiply mo sila. Magiging minus 4. Okay? Yung gitna, kalimutan mong nag-exist siya kasi mananegate nila yung isa't isa. For example, paano kung x plus 5 times x minus 5? So, baliktaran din sila, right? So, ang instead of isa-isain mo sila, again, pag ganito, baliktaran, ang mangyayari, makakancel na sa gitna. So, ang importante lang yung nasa simula at dulo. You have x squared, and dahil magkaiba sila, you have minus 25. And that is the answer, without even rewriting it na. Isang tingin nyo lang, alam nyo na. So, familiarity ang susi dito. Okay? Number 4. Will it help pag ganito yung format? Yes, same rules apply. Ngayon, instead of multiplying 9 dito at tsaka mo na lang isolve, nakikita natin, di ba, itong 2x plus 3 tsaka 2x minus 3, it follows yung format noong example natin huli, yung number 3. So, ibig sabihin, same rules apply. Instead of hihiwa-hiwalayin nyo pala yan, kunin mo na lang yung 2x, i-square mo siya, so you have 2x times 2x, or pagsasamahin mo yung pare-pareho, so 2 times 2x times x, you have 4x squared. And then, yung gitna, ma-eliminate siyang, iisipin nyo na lang yung dulo, you have 3 and 3, okay, which is going to be minus 9. Kung ano man yan, yan na lang yung imumultiply mo sa 9, and mabibilisan kayo doon sa gagawin ninyo. So, this would be 36x squared minus 81, and then you're done. Instead of doing it na 18x plus 3 times 2x minus 3, tas i-distribute mo pa yan, ifo-foil mo pa yan lahat. Mas mabilis kung alam nyo yung special polynomials. Okay? Now, it's also very valuable, lalo na pagdating sa ganitong klaseng tanong. This is number 5. It's a bit challenging. Okay? So, this is not 2 ha, this is squared. A bit challenging kasi factoring na ang pinag-uusapan. Ngayon, pag nagpa-factor kayo, ang importante ninyong isipin ay may magagawa pa ba ako dito? May magagawa pa ba ako dito? Okay? So, ang madaling tingnan nito nasa ilalim kasi pwede kang maglabas ng 2 dyan. Nakikita nyo yung 2 tsaka yung 4, right? Ibig sabihin yung 2 tsaka 4, pareho yung divisible sa 2. Parang smallest terms lang sa fraction, pwede natin siyang ilabas. Pwede mo natin siyang gawing 2 times x plus 2. Kasi, 2 times x plus 2, in-expand mo yan, magiging 2x plus 4. Ngayon, clue nyo na agad yan. Pagdating sa exam, nakakita kayo na x plus 2 sa ilalim,
probably, yung nasa taas pwede rin lumabas yung X plus 2 kasi para may ika-cancel ka. So, ang gagawin natin dito would be, first look at this. Lahat ba siya divisible by 2? Oh, yes. So, again, clue na yon agad. Kung ilalabas ko ba yung 2, makakatulong ba siya? Better yet, kung ilalabas ko yung 4, makakatulong ba siya? Tingnan natin na. Kung ilalabas natin yung 4, mawawala siya dito. Magiging 4 ito. Magiging 4 ito. Magiging 4 times x squared plus 4x plus 4. Okay? Ito yung magiging kinalabasan niya. And because of that, automatic to, makakancel na natin ito again. Magiging 2. Okay? Ngayon, itong x squared plus 4x plus 4, may pwede pa ba akong gawin dyan? Ngayon, kung familiar tayo dun sa pattern kanina, di ba sabi natin, pag ang lumabas ay a squared plus 2ab plus b squared, ibig sabihin, ang sagot dyan is a plus b squared. Ngayon, tingnan natin, lahat sila positive. Ito ay times 2, magiging 2 and x. Ito, square root, magiging 2. So, possible, okay, na ang kanyang factor at first glance would be x plus 2 squared. Okay? X plus 2 plus x plus 2. Ibig sabihin, kung tatanggalin natin yung 2 na yan, dalawang x plus 2. So, meron ka natitirang 2. Ito yon, dyan ang galing. Over, na-cancel na kasing 2 sa ilalim, naging 1 na yan. So, magiging x plus 2. And then, this, you can cancel again. So, ito, dahil meron siya sa taas, meron siya sa ilalim, magiging 1 yan. The answer would be 2 times x plus 2 or 2x plus 4. That is how easy it is if you're familiar with your special polynomials. Okay? So, if you have a workbook, again, practice at home. Alright, so I hope you learned something new today. Again, if you have a copy of the workbook, answer the exercises right below. That way, magiging mas prepared kayo pagdating sa actual exam. Practice ang susi sa lahat, okay? Hindi magic yung workbook. Ang importante is for you to practice more. So, I'll see you in my next video. Click here to subscribe para malaman ninyo as soon as it posts. Click right here to see the playlist of all the videos I already posted. Here to see the playlist ng polynomials. And keep learning, keep living, keep praying. Aja, aja, kaya nyo yan. God bless you all.